Kapag naging magkarelasyon na tayong dalawa, sigurado pagsiselosan ko yung babaeng sumusuporta sa pag-aaral mo. Pagsiselosan? Pero para ko na siyang mama. Pero hindi mo siya mama. Kaibigan mo lang siya. Kailangan mahalin din siya na magiging nobya ko. Alam mo ba, tita? Kaya kitang mahalin na gaya nung bidang lalaki dun sa napanood nating sine. Hindi to bola. Kaya kitang mahalin na masigit pa ron, tita. Huwag kang maniwala, Ron. Hindi totoo yung mga napapanood mo sa sine. Naniniwala ako, Ron. May dalagitang tumawag sa kanya. At halos inabot ang ilang oras ang pag-uusap nila. Siya yung nabanggit ko. Ay, yung madambatang yung pag-uwi niya. Ito ba ang tamang oras ng pag-uwi? Lahat kami nag-aalala na baka may nangyari sa'yo. Ninong, huwag niyo ako pagalitan. Sobrang saya ko ngayon. Nakita kayo ng babae kausap mo? Opo, nanood kami na sine, Ninong. Sinasabi ko na nga ba? Alam niyo, umalis din ako. Tapos, nakita kami ng lalaking espesyal sa akin. Gusto mong malaman kung sino? Siyempre naman. Sino ba yung espesyal na lalaki? Sino ba ang kasama mo kanina? Gusto kong malaman kung sino ang kasama mo kanina? Sino ang kasama mo, tita? Sino sabi? Gusto mo talagang malaman? Kaya nga tinatanong kita, hindi ba? Isang lalaking gwapo, mabait, at inosente. Mabuti siyang tao? Oo naman. At sa tingin ko, marami na rin siyang naging karanasan. Ano ka ba, tita? Wala pang karanasan ng lalaking kaedad mo. Yun ang akala mo, mami. At marami rin matatanda na hindi ginagamit ang utak nila. Kilala ba namin ang papa mo? Malaking karangalan para sa akin na maimbitahan mo. Alam ko maganda ang bahay niyo. At gusto ko rin na may makasama. Mag-isa lang ako rito sa Houston. Personal doctor ko lang ang lagi kong nakakasama. Kailan ka pwedeng pumunta? Tamang-tama. Hihintayin ka namin dito. Oscar? Ayos lang ba tawagin kitang Oscar? Pasensya na. Ayos lang, walang problema. Ano yun? Hindi ba ako nakakaabala sa inyo? Baka kasi napilitan ka lang. Dahil kay Alicia, nakakahiya naman. Hindi, Soraya. Bago pa sabihin ng anak ko, naisip ko nang imbitahan kang mag-dinner. Talaga, Oscar? Oo, totoo yun. Salamat, Oscar. Pasensya ka na. Natutuwa lang ako dahil sa sobrang kabaitan mo. Umiiyak ka ba? Hindi. Huwag mo akong alalahanin. Salamat. Magkita na lang tayo. Ikumusta mo ako kay Alicia? Sige, sasabihin ko. Napakadaling lokohin ang isang ito. At napakaraming pera. Kukunin ko ang loob mo. Pakakasal tayo. At mamanahin ko lahat. Yun ang pinaplano kong gawin. Kukunin ko ang kayamanan mo dahil yun ang kailangan ko para makapaghigante. Sinabi ko na sa'yo, Mami. Palagay ko hindi niyo pa siya kilala. Gusto ko na siya. Bala ko na siyang sagutin eh. Hindi pa namin siya kilala. Bakit sasagutin mo na siya kaagad? Tungkol sa pamilya niya at... Pakikilala niyo rin kung sino siya. Ang mama niya lang ang kasama niya sa bahay. Mabuti pa, imbitahan mo siyang pumunta rito sa bahay para makilala namin. Baka hindi mo magustuhan pag nakita mo siya. Bakit naman? Malalaman mo ang dahilan kapag nakita mo na siya. Kung ganun, ipakilala mo na siya sa amin. O sige, Mami. Isasama ko siya. Bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Talagang umiyak si Soraya, Papa? Oo, anak. Natutuwa raw siya sa sobrang kabaitan natin sa kanya. Ayaw niya esperansa kay Soraya, Papa. Ayaw niyang ibitahin mo siya. Totoo ba yun, esperansa? Huwag niyo nang pansinin ang sinabi niya, sir. Wala namang saysay ang opinion ko. Huwag mo sabihin yan, esperansa. Para ka na naming kapamilya. Maraming taong ka na rin nag-aalaga sa aking anak. Nagsimula yun nung minsan tinrato ko ng hindi maganda ni Soraya. Hindi niya yung makalimutan, kaya ayaw niya kay Soraya. Hindi ba, Esperanza? Oo, yun talagang dahilan. Sigurado ko na kapag nakasama mo siya, magugustuhan mo siya. Pakiramdam ko, para siyang anghel na dumating sa buhay natin. Ano ba kayo? Bakit ba sobrang tahimik niyo? Tapos na po ako maghapunan. Gusto mo ba ng dessert, tita? Ayoko po. Mami, salamat. Gusto mo ng gatas? Ayoko, Lola. Aakyat na po ako.
Good night. Good night, Iha. Natutuwa ako na nagiging maayos na ang relasyon ninyo. Sana naman magkasundo na kayo sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa nasasabi sa inyo ang dahilan ng pagiging maramdamin niya. Meron na pala siyang lalaking nagugustuhan.